Magandang umaga, aking mga kababayan. Welcome na naman sa aming station number 89.0. Muli ay nagbabalik sa inyong screen na walang iba kundi si DJ Yaya at ang aking partner na si DJ Max. Ayan, of course, nakasama na naman kami ngayon sa panibagong araw, panibagong kaalaman, at panibagong kamulatan. So guys, kumusta naman ang inyong araw? Ikaw, DJ Nats, gising na ba ang diwa natin? Oo naman, DJ Yael. Ready na yung mamig ang aking kape para sa aking spill the tea. Kayo guys, mulat na ba ang lahat? Kung hindi pa ay bumangon na at sumama sa ating pinakahihintay na chika babayan para sa istoryang makasaysayan! Tama ka dyan, partner, dahil sobrang exciting ng topic natin today. Dahil sa mga special guests na ating mga kasama sa panibagong kamulatan. So, ano nga ba ang kalagayan ng Pilipinas sa loob ng daang taon mula noong namumuno ang Espanyol? Alamin natin yan sa ating mga kinagagalak ng special guests, mga ginawa at binibili, mga aking makinig. Hi guys, I'm Nariel Anthony. Ali. Sina Nariel, Ali, and Aubrey ay nandito po upang i-share ang kanilang mga damdamin sa hirap at kinawa ng buhay ng Pilipinas. So, why don't you tell us something about the life of Filipinos during the Spanish rule? Mahirap. Mahirap ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng pamumuno ng Espanyol. Dahil ang ating ekonomiya ay humina at tayo ay nakaranas ng iba't ibang paraan ng panlulupit at pang-aabuso ng mga Espanyol sa ating kababayan na Indio. Ay, grabe. That's reality, no? Nakakalungkot how us Filipinos experienced this before. Agree ako dyan, partner, no? Ang hirap din talaga ng pinagdaanan nila. So, my next question po ako. Ano naman ang causes of sufferings o sanhi ng pagdurusa at pagkasira ng Pilipinas? Ganito. Si Rizal kasi ay may inilimbag na sanaysay na Pilipinas Dentro de Cien Anos na patungkol sa pagkritik niya ng future ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Yes, kumbaga advance siya mag-isip eh. Ayon kasi si Rizal sobrang talino niyan at siya talaga yung maaga ring namulat sa katotohanan ng pangyayari. Kaya nga siya gumawa ng anotasyon sa Sucesos de las Islas, wow, Filipinas, na gawa ni Antonio Morga para i-correct at patunayan na maganda ang buhay sa Pilipinas. Bago pa man tayo sa kupin ng mga Espanyol at tayong mga Filipino lamang noon ay nami-misinterpret or naaabuso. It all started in the Spain's implementation of its military policies. Dahil sa mga naturang kautusan, ang populasyon ng Pilipinas ay bumaba ng husto. Ang kahirapan ay mas naging laganap kaysa dati nang ang mga sakahan ay hinahayaang matuyo. Ang mga tao ay patuloy na nagdurusa sa gutom at sakit. Ang pamilya bilang isang unit ng lipunan ay disyerto. At sa pangkalahatan, ang lahat ng aspeto ng buhay ng mga katutubo ay naging retarded o napag-iwanan na ng panahon. So, the military policies ba na tinutukoy mo is all about the different kind of taxes? Like yung, ang tawag doon, yung polo and tributo? Yes, it is a practice employed by Spanish colonizers for over 223 years na nire-require na mag-forced labor lahat ng Pilipinong lalaki na nasa edad 16 to 60 years old for 40-day periods. So the workers here would be placed on any project that the Spaniards wanted, despite of it being hazardous or unhealthy to their conditions. Oh, that's harsh, no? You don't even have the right to say no because you're obliged to do what they tell you to do. Yes, kaya ganun kahirap mamuhay bilang isang Pilipino noong panahon pa ng mga Espanyol. Hindi lang yan. Mas lumala pa ang mga kaganapan before dahil sa mga nangyari. Pati mismo yung mga Filipinos o tinatawag ni Indios ay nagsimula na makalimutan kung ano talaga sila. Like kung ano yung mga beliefs or sa madaling salita yung mga Filipino culture at tradition talaga natin. Nakakalimutan na yung mga nakagawian dahil nabulag tayo ng mga Espanyol.
I guess it's related to what DJ Nat said earlier, no? Na wala silang rights to voice out. So sa ating mga listeners dyan today, tingin nyo ba kakayanin nyo na hindi may paglaban ng rights nyo? Ah? Because for me, that would be so hard. And for everyone in this generation as well, di ba? Definitely. Sobrang hirap kaya na hindi mag-voice out. Lalo na kung naaabuso ka na. Kung ako yan, ako di ko yan sila gaganyanin. Siyempre, di ba? It is so important to value our own culture and rights. Pero hindi mo magawa kasi sasaktan ka nila kapag pinaglaban mo sarili mo o ang bansa mo. Yes, naging sunod-sunuran tayong mga Pilipino sa kanila. Payag kayo, no? Siguro kung sa generation talaga natin nangyari yan, huwag tayo reklamo. Yes po. Mahirap at sobrang pangabuso ng mga Espanyol. Kaya nga bilip na bilip kami kay Rizal. Dahil siya ang may tuturing talaga ng bayani ng Pilipinas. Wow! Siya ba naman ang nagpapaalala o nagmulat sa mga Pilipinas ko? At maging sa future generations, ay sinasabihan niya na agad kung ano ang posible or narapat nilang gawin para lamang magkaroon at mapanatili natin ang kalangan. Maging ako ay kinikilabutan pa rin sa mga nagawa niya dahil hindi ko mawari kung gaano siya ka-advance mag-isip. Biruin mo hanggang ngayon applicable lahat ng mga sinasabi niya sa sanaysay. Ang lakas talaga ng dating ng mga matatalino, no? It's a yes, yes, yes for me talaga. And green flag ka dyan, Lola Rizal. So mamaya, sasagot tayo ng mga callers for feedback for today's chicken for more interactions. Maaari kang tumawag sa ating hotline na 143-1890-000. Pero bago tayo magpatuloy sa ating chika babayan, pakinggan muna natin ang kantang magpapatindig ng inyong balahibo at mag-iengganyo sa inyong ipaglaban ang ating mga karapatan at gusto. Nagbabalik muli ang ating radio 189.0 dito sa Chikababayan sa Historia na Makasaysayan! So para naman sa ating mga listeners, tumindig din ba balahibo nyo guys? Kasi ako rin eh. Kinilabutan ako knowing what happened in the past. Grabe. Curious lang ako, ngayon naman gusto kong malaman kung naprotektahan ba ng Espanyol ang nagbabadyang pag-unlad ng Pilipinas nang sinakop nila tayo. So, ano pong masasabi nyo rito? Dito, umasa pa rin talaga si Rizal sa mga Espanyol na hindi nito mahadlangan ang tunay na pag-unlad ng Pilipinas. Despite of Spaniards colonized and destroyed Philippines culture, tradition, and also our resources, umasa pa rin siya na sana maprotektahan kung anong meron tayo bago pa nila tayo masakop. Sa totoo lang, wala naman talagang pake ang mga Espanyol sa atin eh. Sinakop nila ang bansa natin para sakpakan na nila, diba? Ni hindi nga nila tayo hinayang makapag-aral o makapagsalita sa wika nila dahil ayaw nila na malamangan natin sila. Pinapanatili nila tayong mamang para sa kanilang kapakanan. Oo, tama. Pinapahirapan nila ang mga Indio sa pamamagitan ng pagtrato nila sa atin. Para silang amo mo at ikaw ay isang alipin lamang na walang karapatan na mag-demand ng rights mo. Oo, so talaga palang hindi nakabubuti for the Filipinos yung pagsakop ng Espanyol, no? Sa tingin ko, depende na rin yan sa pananaw mo. Pero kung ang tinutukoy natin ay nasyonalismo, yes. Dahil nararapat lamang na tayong mismong may dugong Pinoy ang siyang umangkin sa bansa natin. Hindi dapat nila tayo dinidiktahan bagko sila ang dapat sumunod sa atin. OMG! Ang chikahan ay mas lalong nagiging interesting and exciting. Habang nakikinig ako, feeling ko bumabalik ako sa past na parang ako yung shadow witness.
Tama ka dyan, TJ Nats. Ang daming learnings, no? Huwag kayong mag-alala na aming mga chika babayan dahil marami pa tayong malalaman. Gusto niyo pa? Ako, gusto pa. So ayun, despite of the pang-aalipin, pang-mamaltrato, or pang-aabuso, naging way pa rin naman ang ibang mga Pilipino, lalo na ng mga ilustrado kagaya ni Rizal, na maagang mamulat sa katotohanan. Lahat ng mga pinagagawa ng Espanyol ang siyang naging mas inspirasyon ni Rizal na magkaroon ng kalayaan laban sa mga Espanyol. Wow! Very brave naman talaga itong ating Lolo Rizal, no? Lolo Rizal, if you are watching, live streaming, or if you're hearing this, very good kita. Super. Salute. Sobrang nakaka-proud, no? Like, parang maiiyak ka na lang din talaga. Kumbaga, tears of joy once na makamit mo yung bagay na sobrang hirap gawin at ipaglaban. Na nakaka-proud isipin na lalo na sobrang daming sacrifices na nangyari. And isa pa dyan, di ba gumawa siya ng libro ng No Limit Amore at El Filibusterismo? Everything is just so unique na kaya niyang ipaglaban ng bansa ng hindi idinadaan sa lahat. Oh, kaya niyo yon. At eto pa, to be honest, hindi ko to alam. Meron palang, I mean, nagkaroon pala ng prophecy si Jose Rizal na sinulat niya sa essay niya tungkol sa mangyayari sa Pilipinas. Ayan ha, halatang hindi ka talaga nakikinig sa prof mo nung isa sabi. Hindi ko sure, baka naman absent ako that time. So eto lang ah, pwede niyo bang masabi yung mga prophecies ni Rizal nung araw para sa mga curious listeners natin like me? Sorry na. And nangyari ba talaga yung mga prophecies niya? Nagkatotoo ba? Alam mo, Rizal wrote in his most prescient essay a few predictions. Andiyan na yung Spain will eventually grant us the independence we seek, including the fair representation in Spanish courts. Pangalawa, sa kanyang prediction na ang Pilipinas ay tatayo at lalaban sa, against sa Spain if it continues to ignore her outcry for her own government. And the Americans may take interest in the Philippines and take it or buy it from Spain. Pangapat, Japan will swallow us. Panglima, pag nakalaya na ang Pilipinas, we will establish a federal government. And 6, the Philippines will perhaps enter openly the wild road of progress and will work jointly to strengthen the mother country at home, as well we see abroad. Nung isinulat ni Rizal itong apat na parte ng kanyang socio-political essay, his intention was only to remind Spain that what would happen to their relationship with the Philippines if they continue the maltreatment over the natives during that time. I agree with Nariel. No. Sa lahat ng predictions na yan, dalawa lang yung nagkatotoo. First, the Philippines will one day declare herself independent. And second, is once liberated, the Philippines will perhaps establish a federal republic. Now, Malacanang is vigorously pursuing federalism while Congress, as a constituent assembly, is poised to take it up. Sa mga sumunod na taon pagkatapos ng kamatayan ni Rizal, the Philippines attained its long-awaited liberation and independence. Muli, ito ay isa sa mga katagumpayan ng kung anong kanyang isinulat sa essay. History does not record its annul any lasting domination by one people over another, of different races, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideas. Grabe! Grabe, partner. Nakaka-goosebumps. Ang talaga ni Rizal, no? He is really a great observant. Dahil sa mga pang-aabuso ng Espanya sa Pilipinas, na-foresee niya kung anong pwedeng mangyari kapag pinagpatuloy nila yung pangmamaltrato nila sa mga Pilipino. He is really an amazing and genius hero, no doubt. Pero alam niyo ba na si Fyodor Hagor ang naging inspirasyon niya na magawa yung sanaysay na Filipinas Dentro de 100 Años na kung saan ay naka-forecast na ang future. Ay, talaga ba? Sino ba siya? Sorry.
Well, Fyodor Jagor is a German traveler who can also forecast the future. Rizal had read the Spanish version of Jagor's book while he was a student in Ateneo. Actually, nanggaling yan sa kopyang supply ng kanyang kapatid na si Pasiano sa kadahilanang makatulong ito sa buhay at plano ni Rizal. While he was in Berlin, he met Professor Jagor who became his friends afterwards. Ang halos laging pinag-uusapan nilang dalawa ay tungkol sa kung paano ang pag-unlad ng mga pangyayari ay nagdudulot ng tunay na kapalaran sa Pilipinas. Having a proper knowledge regarding sa kasaysayan ng Pilipinas at ang matalas na pagkakakilala sa sitwasyon noon ang nagbigay daan kay Jagor at Rizal na siyang naging dahilan para maging observant siya na tao and somewhat foretell the country's future. Grabe talaga mag-usap ang mga matatalino, no? Ang attractive. Gusto ko rin ng ganyang friend. At dahil dyan, ay pakinggan na natin ang kantang magpapasak sa iyo na Noy Day. Saan ka man, narurupon, huwag kang matatakot sa barilo patalim, sa bagas na malinig. A great song that shows the fighting spirit of the Filipinos in conquering their problems. A truly inspiring song, no, partner? Alam mo, tama ka dyan, partner. And I really couldn't imagine how hard to live during those times na sinasakop tayo ng Spain. Grabe sigurong challenges yung napagdaanan ng mga Pilipino that time, no? And paano kaya nila nalagpasan ang mga problema? That seemed to be so interesting, knowing na sa modern generation natin, ang dami pa rin natin reklamo when it comes to our personal challenges. Aminin! And speaking of challenges, ano pa nga po ba ang mga challenges na ng mga Pilipino na sa tingin nyo ay nadadala pa rin natin mula noon hanggang ngayon? Alam mo kasi, DJ Yael, ang main challenge lang naman ng mga Pilipino noon ay liberty or freedom. Kahit sa kasalukuyan, marami pa rin tanong ang kumakalat kung tayo ba talaga ay malaya na. Are we really free when our economy is dominantly controlled by an elite oligarchy na alam naman natin may mga backup na foreign investors? If you come to think of it, Rizal is really bold in expressing what he thinks and what he feels, no? For Rizal kasi, the gift of reason with which we are endowed, we must be brightened and utilized in order to overcome ignorance, which causes slavery. And sometimes, marami sa atin hates to be called out. But Rizal isn't like that. He doesn't sugarcoat, kaya ang galit na galit sa kanya in Espanya before because of the truth he was stating on his novels, poetry, and essays. Moreover, there are also some flaws in our character that can get into the way of attaining what Rizal envisioned sa ating bansa. Kasama na rito yung lack of appreciation of the significance of adhering to the rule of law and upholding high standards of excellence. Pagsasanay natin sa pagsasabuhay ng mga salitang pwede na at bahala na. Attitudes na napakalayo sa pag-visualize ni Rizal sa kanyang essay. What comes first, however, is love for country, which can be expressed in various forms. In his poem, Mi Ultimo Adios, his political drive inspired him to rise beyond aspiring for a lucrative practice in medicine. It is true that he wanted to reduce physical blindness, but the threat of blindness caused by ignorance seems to be pervasive and fatal. More than a century has passed since Rizal's death, and our country is still facing problems of various kinds and varying magnitude. We are now a republic independent from foreign rule, but still helplessly bound to local adversities and struggles within the political, social, professional, and economic arenas. Global changes affect us in more subtle ways, positively or otherwise. Yes! Diba? As we follow the example of our national hero, we must know
how the current problems affect our society and our profession. It remains our duty to face and respond to them. Ultimately, Rizal, the Philippines a century hence legacy is its timeless national message that establishing a fairer, better society requires reminding the Filipino people that out hope of survival relies on each of us taking responsibility. Our discussion became really interesting. At habang tumatagal ay mas marami pa tayong natututuhan. At para sa ating mga chika babayan na patuloy pa rin nakikinig ay sasagot na kami ng mga callers for feedbacks na tungkol naman sa ibang mga gawa ni Rizal. Para saan naman ang mga ibang gawa ni Rizal? Can you tell us more about it? Yes, actually marami nalikha si Rizal at ang ibang nagawa niya dito ay tinatawag na Sobre la Indolencia de las Filipinas or The Indolence of the Filipinos and yung Letter to the Young Women of Malolos. So ang mga ito ang nakatulong din sa pagising sa pagiging makabayan ng mga Pilipino at naging daan para sa Revolusyong Pilipino. Okay, guys ha, for those who wants to share something about the things that Aubrey said, you can call in our hotline at 143-890-000 and wait for us to acknowledge you, so stay tuned. Woo! We will accept the chosen callers later, so call in of call mga chika babayans, but for now, we will play a song dedicated to every Filipinos who are afraid to try. The song title is Huwag Matakot by Razor Head. Nandito lang ako sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. Woo! Lakas makamotivating ng kanta, no? Huwag kang matakot, di mo ba alam na nandito lang ako? Wow! It feels like Rizal is encouraging us to not be afraid or facing whatever challenges we may encounter. Tama ka dyan, partner. At ito pa, si Rizal ay napaka-brave person mo. Talagang committed siya sa kanyang mga plano na magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas. Woo! Even when he knew that he will face a lot of consequences into it, di ba? Lalo na hindi talaga birong kalabanin, di ba? Ang mga prile noong panahon na yun. Woo! Yes, partner. I agree. I believe he did what he thinks is right and good for his beloved country. So, ayan. While waiting for our chosen callers, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga special guests na nag-share lang kanilang mga nalalaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ayan mga chika babayan, mayroon na tayong first caller na makakachikuminit natin. Answer na natin. Hello, magandang morning. Welcome to Radio Station 189.0. I'm your teacher, Gayen. Wow. Hello, good morning din po. Ayan, so ano po name nila at taga saan? Justel from Quezon City po. Wow. Wow, hello Justel at sa mga nakikinig pa sa Quezon City. Ngayon ay pag-usapan naman natin together with our caller at ang ating mga special guests about the influence of the Filipinos. So, what can you say about it? Totoo ba ang tumado mga Pilipino? Ayan nga po. Nami-misinterpret tayo mga Pilipino dahil sa pagtrato sa atin ng mga Espanyol. Sobrang hirap po kaya na ipaglaban ng ating rights. Nakaya po tayo na ikinlalang tamad dahil sa pagkakawalan ng pag-asa ng makaahon dahil sa sobrang pang-aabuso ng mga Espanyol. Wow! Yes, actually, kanina nabanggit na nga namin ang pagmamalupit ng mga Espanyol sa atin at kung paano na nakakapekto ito sa ating mga Pilipino. Ikaw ba, Ms. Justel, hanggang ngayon ba ay naranasan mo pa rin ang mga ganitong mga sakot? Sa generation po kasi natin ngayon, kaya na po natin mag-voice out eh. Kaya naman na natin kahit papaano na itama yung mga mali, aware na tayo sa maltreatment and discrimination na hindi dapat ni-normalize at tinitabalik. Yes, I agree with you, Ms. Justel. Wow! And it really feels good, actually. Learned from the past, no? Na kahit paano hindi na natin inayaan mangyari.
na sana hindi na maulit mangyari. Ang mga bagay pa rin na ang mga Espanyol ay nagpasimuno na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Kagaya ng sabong, di ba? Nakakakita ka pa ba na nagsabong ngayon, Mr. Stone? Actually, totoo pong nangyayari pa rin siya now. Ginagawa na nila itong libangan. Oh, di ba? The Spanish really influence us Filipinos in other such things. Wow. Naibo naman sa kupi na 333 years. Talagang maka-adapt natin ang kanilang mga culture and traditions. Woo! Yes, partner. Yun nga lang, karamihan ang nagawa nila ay hindi maganda since napabayaan na natin ang sarili nating culture and tradition. And aside from that, they did not let us na matuto sa sarili nilang wika, no? Am I right? Yes. Actually, nag-offer naman ng mga Espanyol na mag-aral ang ilang mga estudyante. Pero sobra dami nitong condition eh. Nakaranas pa nga sila ng discrimination and yung mga inaalok din naman nila na education for students ay hindi practical dahil puro lamang ito tungkol sa paulit-ulit na pagdarasal at walang kinalaman sa teknolohiyang pang-agrikultura at industrial na makakatulong sa pag-unlad nila. Kaya po ba nagugutom ang mga Indio noon at lumalabas na sila pa ang tamad? Oh, iha. Ang mga Pilipino noon ay tinaguri ang tamad without knowing the real reason behind it. So now, this is our chance to clarify that. Bakit nga ba tayo tinawag na tamad? Di ba dahil din sa mga gagawa ng Espanyol? Gaya na sabi ko kanina, they are really abusive to the point that Filipinos are losing their hopes for their own rights. Wanna know why? It is because of how they treat us. They force us to do labor we do not want in the first place. We are even obliged to pay for our high taxes that the price will be the one who will benefit. In addition to that, nawala ng mga tirahan or sariling lupa ang mga Pilipino dahil na rin sa napakataas sa buwis na siyang dahilan para panghinaan ng loob ang mga Pilipino dahil yung mga sahod na kinikita nila ay napupunta lamang din sa pagbabayad ng buwis sa upa na ang makikinabang nga lang din ay mga opisyal at praile. Ayan, panibagong kamulatan sa katotohanan na naman. What can you say about it, Ms. J. Stell? Speechless po ako regarding sa pagmamalupit nila. The only thing I can say is that I'm grateful na hindi ko rin naranasan yan. Pero I truly appreciate their efforts, especially Rizal, kasi na-predict niya rin na kalayaan din ang magiging sagot para mawala or at least mabawasan yung maltreatment and discrimination. Ayan, maraming salamat sa aming first caller. We are happy to have you in here, Chica. Thank you po. Thank you again for sharing your thoughts, Giselle. Bye-bye. Talaga na naman marami kang mga kaalaman na napulot sa ating discussion today. Woo! So now, let's proceed to our second and also be the last caller wow. for our Chica Minute. Let's talk naman yung letter to the young women of Malolos. Ay, taray. May caller agad tayo. Ang bilis ah. Halatang inaabangan niyo to ah. Hello? Welcome to Radio 189.0. I'm DJ Nats. May I know who you are and where you came from? Hello po. Good morning po sa inyo, DJ Yaya and DJ Nats. At sa mga special guests din po. I'm Rose and it is really an honor to talk with you all. I'm from Quezon City din po. Oo oh, naman, talagang kilalang kilala tayo ng ating caller ha. For sure, lagi kang nakatambay sa station na to, no? Yes po, and that is actually the reason why I called kasi it is really a privilege to talk together with the veterans about the past. I'm willing to learn din po kasi. That's good to hear, no? Like, as someone like you who doesn't find history as a boring discussion. Ipagpatuloy mo yan, girl. So, let's go back to the topic. Do you have any idea or may nabasa ka ba about the letter to the young women of Malolos? Ang alam ko po kasi is nakaka-proud talaga yung mga kababaihan noon sa Malolos. Like what Rizal stated in his works na of tinatry po talaga ng mga kababaihan noon yung best nila to learn new things, especially sa education and such. Pag-aaral ng Espanyol po. Ay, mga babae talaga matatapang noon pa lang. Hindi gaya nagpapatalo. Gusto nila lagi silang tama.
Joke lang yan. Pero minsan totoo. Oh, baka may matamaan dyan, ha? Sige, girl, ituloy mo. Minsan nga po, ganun din ako, ha? Wait. Sisingit ako sa usapan, ha? Let me tell you something. Did you know that Rizal were greatly impressed to the bravery of the 20 young women of Malolos because of their determination to learn the Spanish language. Knowing na ang mga babae noon ay hindi nakapag-aral dahil sa prinsipyo na malapit na silang maging asawa. At ang kanilang pangunahing responsibilidad or career ay maging tagapag-alaga ng tahanan, mga anak. Sa una, hindi sila pinapahintulutan. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asang balang araw ay makakalukuha ang gusto na makakalukuha. Sa panahong iyon ay hindi kinikilala ang boses ng kababaihan sa lipunan. Dagdag pa ang popular ng pagdidikta ng simbahan sa kung alin man ang katanggap-tanggap na kilos ng babae sa lipunan at kung alin man ang hindi. Ang oportunidad na makapag-aral ng wikang Espanyol ay kinakagalak ng marami. Grabe pala noon, ang hirap maging babae at makapag-aral, samantalang ngayon pag pinag-aaral, ayaw mag-aral. Diba? I agree with you, partner. And I think naman, sa panahon din nila, kaya rin naman ng mga babae na gawin talaga ang pangkulin o trabaho na ginagawa ng mga lalaki. Kaya, saludo talaga ako sa mga kababaihan ngayon, lalo na pag naging isang ina, mas nagiging matapang at malakas. Kaya saludo rin po talaga ako sa mama ko kahit wala na akong tatay dahil lahat siya yung gumagawa para sa amin. Tagahala rin po ako ng mabuti para masuklian yung hirap niya. Yes, natuturing talaga natin sila na super mom, no? Absolutely. Wala na akong masasabi pa dyan, lalo na at multitasker sila. Na kung ako siguro na medyo bata pa ay napagpagod na agad sa mga gawaing bahay. Paano pa kaya ang ating ina na gumagawa ng gawaing bahay, nag-aalaga pa ng mga anak? Kaya masaya rin ako na itinaguyod ni Rizal ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon. Ano po ba yung mga karapatan nila sa edukasyon? Curious lang po. Of course, women should also know the basic good morals and manners. Diba mas maganda na bata pa lamang sila ay alam na rin nila yung mga ganitong bagay nang sa ganun ay ma-apply nila agad into their own, impossible pa na ma-share nila sa kanilang magiging anak. And also women, who is a mother already should be their ideal woman. Sila dapat ay maging role model ng mga batang matutong mahalin ang Panginoon, ang bansa at ang ating kapwa. They should also be decent, noble, and lovable to their husbands. Now I know. Thank you for enlightening me. Again, dito nagtatapos ang ating feedbacks, Chica Meets. Thank you, Rose, ha, for participating and sharing your own story. That's no end to call. Bye! Again, before we end our discussion, have you learned something? Do you think the essay that Rizal wrote, which is the Filipinas Dentro de Cien Años, is still relevant today? That's a good question. Actually, there's a hint provided in his Nolimit Angere. This is quote-unquote, "I do not write for this generation, I am writing for other ages. If this could read me, they would burn my books, the work of my whole life. On the other hand, the generation which interprets these writings will be an educated person. They will understand me and say, not all were asleep in the night time of our grandparents." Woo! That was said by philosopher Tasha. Wow! So, diba? Lakas makagoosebumps knowing that Rizal have really predicted what will happen. Yes, at sobrang advanced siya talaga mag-isip, no? It's just so amazing to know everything in our history. Talagang si Rizal ay napaka-observant to the point na nakakapag-isip siya outside the box. Like, he knows already what could happen if we choose to do something. And that is for him to seek for independence and fight for our rights and to love our own country. Until now, no, overwhelmed pa rin ako, partner.
hindi ko pa rin siya, I mean, hindi pa rin siya totally nagsisink in sa akin. Totoo. But I would like to thank our special guest for today. It is really an honor to be with y'all here tonight. And with all the informative chika babayans, palakpakan naman tayo dyan! So, ayan, bago kong magpaalam, ay magbibigay lamang ako ng kasabihan na in order to succeed, we must first believe that we can. Woo! So, para sa ating ending song ay iaalay namin sa inyo ang kanta na patungkol sa mga Pilipino na nawalan ng pag-asa. Ayan, muli ay ako si DJ Yael at ang aking partner na si DJ Nats! Na inyong chika babayan sa panibagong araw, panibagong kaalaman, panibagong kamulatan. Para sa ating kasaysayan, dito lamang sa Radio 89.0. Kasama sa lahat ng hirap at pagdurusa.